kwento ng kababalaghan, katindak-tindak at karinarinar sa mga kwento ng mga multo pag-ibig. Aswang, mangkukulam, mangpaparang. Kaluluwang ligaw at mga maligaw. At mga kwento ng mga engkanto. Iba sa kakaiba. Nakakakaba. Mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero nakatingin sila. Mga hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Kaya talo napaglalaruan. Paramdam sa Mount Manabo. Isinulat ni Apple Sumagi. At ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Isinatinig ni Anting Ira. Ang Mount Manabo ay matatagpuan sa sulok, barangay ng Santa Cruz, Santo Tomas, Batangas. Ito ay hindi ganun kahirap pakyatin, pero masukal ang bundok na ito ng Luzon. At ang bundok na ito ay may taas na 760 meters above sea level. Hindi siya ganoon kataas sa mga tanyag na mga kabundukan dito sa Luzon, pero maituturing na sagrado ang bundok na ito at minarkahan ng puting krus ang tuktok ng bundok na ito. At ang trail nito ay kilala bilang Rosary Trail dahil sa hugis nito. At mayroong 4,738 meter ang haba. Ang pangalan ng magandang bundok na ito ay isang tanyag sa daglat sa pariralang Tagalog na Manabo, na nangangahulugang mataas na bundok. Tamang-tama ang pangalan ng Mount Manabo dahil karaniwang natatakpan ng mga ulap ang mas mataas na bahagi ng bundok. At palaging hamog at ambon ang masisilayan sa paanan at katawan ng mataas na bundok na ito. Luntian ng mga dahon ng mga puno dito. At may mga namumulaklak rin na halaman, may mga bulaklak na dilaw, pula at rosas. Sa mga buwan ng tag-araw, ang mga ligaw na berry na tinatawag na sampinit ay tumutubo sa mga landas na malapit sa tuktok. Ang mga ito ay nakakain at matamis tulad ng mga mini strawberry. At ang Manabo Peak ay marahil ang isa sa pinakamadali at pinaka-accessible na bundok mula sa Maynila. Pero may nakatagong kilabot ang bundok na ito. Idagdag pang malamat at nakakapanindig balahibong mga bundok tulad ng bulubundukin ng Malipunyo, pati na rin ang mga bundok ng mga makulot at makiling. Pero dito sa bundok ng Manabo ako nakaranas ng kakaibang kilabot.
ko si Apple sumagi. Unang nailathala ang karanasan kong ito sa isang horror group sa Facebook noong taong 2020. At ito ang aking kwento. Solo akong nag-hike sa Manabo para makalimot saglit sa realidad. Going up, may nakasalubong akong tatlong nag-hike around 4 p.m. Nakarating ako sa summit. Nag-expect ako na may ibang group na mag-overnight sa campsite. To my surprise, after mag-ikot-ikot sa paligid, ako lang pala. Pumunta ako saglit sa summit para magmuni-muni at i-enjoy ang view. After some time, bumaba ako sa campsite at nag-set up ng tent. Ipinasok ang gamit at binunot ang take-out na pagkain ng McDo. Natapos akong kumain around 5:30 p.m. Umasa ako na may aakyat at magkakampa rin na ibang grupo. At 6 p.m, pumasok na ako ng tent matapos maghilamos. Medyo malamig na that time. Isinara ko na yung tent, fully zip. Mahirap na, baka may makapasok na ahas. Nahiga na ako, konting check ng social media sa phone. At hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Nagising ako, medyo malamig. Pagtingin ko sa paanan ko, nakita ko na medyo nakaangat ang zipper ng pintuan ng tent. Kaya pumapasok yung lamig sa loob ng tent. Napakamot ako. Ang alam ko kasi, talagang itinodo ko ang sara ng pinto at fully zip bago ako matulog. Binuksan ko yung pinto. Sakto para makadungaw ako sa labas. Binuksan ko ang headlamp ko para ma-check ang paligid. Wala akong makitang sign na may ibang tao na nag-camp din gaya ko. Medyo kinabahan ako. Di ko talaga in-expect na ganito ang dilim pa naman sa labas. Kakaibang feeling. Yung parang may nakatingin sa akin. Pinatay ko ang headlamp ko at isinara ulit ang pinto ng tent. Tinalian ko yung pull tab ng zipper gamit ang manipis na paracord at itinali sa bag ko. Pag-check ko ng time sa phone, 10-something na ng gabi. Nag-check ako ng text message at Facebook. After some time, nakatulog ulit ako. Nagising ako. Narinig ko na may babaeng umiiyak sa labas ng tent. Nagtagal yun ng ilang minuto. Tapos, narinig ko na yung umiiyak sa labas na dahan-dahang naglalakad papalayo. Unti-unti, umihina yung iyak ng babae. Sa sobrang takot ko, hindi ako nakabangon. Nakahiga lang ako habang hinihintay na mawala yung boses ng babaeng umiiyak. Maya-maya lang, nawala na nga. Parang nanigas ang katawan ko sa takot. Pagtingin ko sa oras sa phone ko, alas 12 na ng ating gabi. Nakiramdam ako at nakinig ng mabuti sa paligid. Sinubukan kong ilayo yung isip ko sa mga nakakatakot na bagay. Ang pilit kong iniisip ay baka may hiker na dumating at nag-camp na rin. Pero bakit may ganun? Bakit may umiiyak na babae sa labas?
Hindi pa rin ako bumabangon. Wala akong nakikitang source of light sa labas o ilaw ng headlamp na maaaninag ko sa sheet ng tent. Ayokong bumangon at buksan ang pinto ng tent kasi meron talagang hindi tama. Patuloy akong nakiramdam. May narinig ako. May naglalakad papalapit sa tent ko. Biglang mawawala at tatahimik saglit. Tapos, maririnig ko ulit na may naglalakad. Kinilabutan ako. Kung may naglalakad sa labas ng gabi at ganun kadilim, dapat may flashlight o lente o liwanag akong naaaninag sa sheet ng tent. Pero wala talaga. Walang nagpa-flash ng ilaw, pero may palakad-lakad sa labas. Kinilabutan na ako kasi iba na talaga to. Dumagdag pa yung nangyari earlier na bukas ng kunti yung pinto ng tent kahit hindi mahangin. Tahimik lang akong nakahiga sa tent pero hindi ko maipikit ang mata ko. Nawala na yung tunog ng naglalakad. Sobra-sobra yung sunod-sunod na nangyari. Ang akala ko, okay na kasi tahimik na ulit. Nang bigla, ay narinig ko ulit yung iyak ng babae. This time, papalapit ng papalapit yung boses ng umiiyak sa tent ko. Bumangon akong bigla at tumupo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa sobrang takot. Palakas ng palakas yung iyak kung sino man ang taong yun na parang ilang hakbang na lang siya sa tent ko. Yung iyak ng babae ay biglang naging tawa. Nakakatakot yung tawa na narinig ko. Alam nyo, yung sobrang takot ko, napaluha ako guys. Nawala din yung tawa after a few seconds at tumahimik ulit. Dalawang oras akong gising at nakaupo sa tent. Nakikiramdam at paghihintay. Nakikinig sa sunod na mangyayari. Humiga ako ulit at nakatulog. Seven AM ako nag-decide lumabas ng tent kahit nagising ako ng 6 AM something. Paglabas ko, wala akong nakitang ibang tent sa paligid. Grabe talaga, ang daming tanong sa isip ko. Bakit may naglalakad sa campsite na babae ng 10 oras ng gabi? At umiiyak pa, tapos tumatawa. Wala ring tao sa summit. Halos takbuhin ko pababa ang bundok para makabalik sa kabihasnan. Hindi na ako nagbalik sa Manabo Peak or Mount Manabo after that experience. Sorry guys, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko in that situation pero pinili ko magstay sa loob kaysa lumabas. At makita kung ano yung nanggugulo. So overnight stay ko sa campsite. Duwag na kong duwag pero may bad feeling ako about how someone can move freely sa trail
na walang ilaw at babae pa. It doesn't add up para sa akin. Hindi na rin po ako nag-solo-solo hike at camp experience ever since kahit sa ang bundok. Wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.